Nagtsatsaga daw sa isang pirasong tinapay ang Pinay OFW po na domestic helper sa Saudi. Kayod kalabaw sa trabaho pero walang natatanggap na sweldo. Ang kanya pong hinaing nakarating na po sa gobyerno. Ito, gusto natin ipaabot po rin po sa gobyerno ito. Hindi raw sa kamao ng amo mamamatay ang Pinay domestic helper na si Achisca Ponceja kung hindi sa tindi ng gutom. Piniling maghanap buhay ni Achisca sa Riyadh, Saudi Arabia para itaguyod ang dalawang anak sa Pilipinas. At nitong Enero lamang, sa tulong ng kanyang ahensyang Al Mustakbal International Incorporated, lumipad pa Saudi si Achisca. Ayon sa kapatid ng OFW na si China Ponceja, unang salta pa lamang daw ni Achisca sa pamamahay ng Arabong amo, sinampula na raw siya ng kalbaryo. Isang pirasong tinapay lamang ang pinapakain sa kanya araw-araw. Hindi ito sapat sa bigat ng trabahong ginagampanan niya sa loob ng tahanan. Bukod sa pagiging kasambahay, ginawa na rin siyang caregiver. Pilit na kinakaya ni Achisca ang hirap ng trabaho pero ang hindi niya matanggap sa likod ng paghihirap niya, wala pa siyang maasahang sahod nitong dumaan na 9 ng Pebrero. Ilang beses siyang humingi ng sahod sa kanyang amo ngunit ayaw ibigay sa kanyang pera. Sa pamagitan ng video, ipinadala ni Achisca sa Bitag Multimedia Network Facebook page ang kanyang reklamo. Humingi po sana ako ng tulong na makauwi na lang ako ng Pilipinas. Dahil po hindi po ako pinapasahod dito at hindi po ako pinapakain ng tama. Parang gusto po po akong irip ng kapatid ng amo po. Gusto ko na po umuwi ng Pilipinas. Okay, para bigyan pong tulong po ang ating pong kababayan na si Achisca Ponceja na nasa Riyadh, Saudi Arabia. Makausap po natin sa linya ng telepono si Miss Josephine Tobia ng OWA. Ma'am Josephine, good afternoon po, ma'am. Yes, good afternoon, Sir Oho. Alex. Ito po ay hindi po sa Kuwait, ma'am, ha? Sa Saudi Arabia po to, sa Riyadh, ma'am. Pero humihingi na po ng tulong ating pong kababayan dahil po gutom at wala rin pong sweldo ang kanya pong dinanas po doon sa kanya pong amo, ma'am. Ano pwede po natin tulong, ma'am? Makuha lang natin yung PRA niyan para matawagan ka agad. Mm-hmm. At the same time, maipadala natin yung information tungkol sa kanya sa KSA. Saan ba ito, sa Riyadh o sa Jeddah? Sa Riyadh, ma'am. Riyadh. Para mapa bisita na natin sa ating Polo OWA. Oho. At ma-rescue siya. Ito kasi, ma'am Josephine, ang kanya pong agency, yung PRA po niya, yung Al Mustakbal International Incorporated. Mm-hmm. Pero nagbago sila ng pangalan. Dati ho silang SC Libao International Promotion. Baka hunyango po ito, ma'am. Pabago-bago ho na itsura, ma'am. Baka ito yung mga kwan nasa listahan ng mga POEA na blacklisted. Iniimbestigahan ngayon. No? Nako. Dapat siguro. Sampulan siguro ito, ma'am. Hindi lang natin sasampulan yan. Yeah. Pa-imbestigahan talaga natin yan. Okay. Ma'am, ano bang procedure, ma'am, kapag meron po tayong ginagawa pong pag-rescue po sa ating po mga kababayan para at least maintindihan po natin po mga kababayan? Okay. Sa bayan ng, sa bansa ng Middle East kasi, pag sinabing quote-unquote rescue, yes, ang ginagawa ng ating Polo OWA, nakikipag-coordinate sa Assistance National, Assistance National yung ating Philippine Embassy. Kasi sila yung may legal personality para makipag-usap dun sa otoridad ng Middle East o ng KSA, Riyadh, Jeddah, para makipagtulungan para puntahan yung worker, pausapin yung amo, at kasama yung FRA para mailabas yung worker doon sa employer's house kung doon man siya nakakulong or naka-stay. So may coordination pala talaga ho. Hindi naman talaga yung ating po mga official sa Pilipinas, yung embahada ho natin pupunta doon sa bahay po ng employer. Hindi po pwede ho yun. Hindi ho. Kasama yung authorities ng Middle East, ng KSA. Okay. Kasama yung mga police, ganun. At lahat yan, yung parties concern, yung FRA niya, yung Philippine Embassy, yung police kung kinakailangan, ganun, para maayos yung pag rescue doon sa tao. Okay. Hindi kasi pwede yung mga tao mismo ng Polo OWA kasi may personalidad talaga dito, legal personality na tinatawag natin, ay yung Philippine Embassy. Okay. Sige, ma'am, siguro I'm sure sa inyo pong tulong
ng OWA. At the same time, mga pagpapatawag ko dito sa kanya pong agency, eh mapabilis po natin ang pag-repatriate po dito pong kay Anchiska Ponceja, ma'am. Yes, yes. Yung cast niyo pala sa hapon na ni-refer niyo, yung kay Antoinette, ay sagot na kami, pinadala na namin sa inyo. Oy, very good, ma'am. Very good. Mm-hmm. Okay, by the way, ma'am, siguro sa mga susunod po, mga idudulog namin problema ho, eh mukhang meron ho kayong ipapalito sa inyo, ma'am. Baka hindi na ho namin kayo maririnig, ma'am. Ma'am Josephine. Sa ngayon kasi, actually, ang nag-handle ng media matter, si DA Arnel Ignacio. Okay, yun. Oo. kasalukuyan kasi, nasa Iloilo siya ngayon. Okay. At may mga importanteng inaasikaso tungkol sa mga kaso ng Queen. Pero kung habang nandito pa naman ako, I can actually accommodate yung mga request ninyo. Oo, sige po, ma'am. But in the long run, si DA Arnel ang makakausap mo. Okay. Sige, ma'am. With that, ma'am, kami po yung maasa, ma'am. Ito pong problema ho ni Anchiska ay matugunan po natin agad-agad, ma'am. Thank you so much, ma'am. Ay, sandali. Nasa linya pala ho, ma'am Josephine, ha? Sandali. Yes. Si Marina Pidelson, siya po yung head ng complaint section ng Al Mustakbal International Incorporated. Miss Marina, magandang hapon po sa inyo, ma'am. Miss Marina? Yes po. Oy, magandang hapon po, ma'am. Magandang hapon po, sir. Opo, si Alex Santos po to. Kasama ko po si Ben Tulfo. Yes, live po tayo, ma'am, ha? Kayo po ay napapakinggan buong Pilipinas, sa PTV4. Ito po yung programang Kilos Pronto. Kaya kapag kayo po ay nandito sa programa namin, kailangan ura-uradang action po ang problema. Okay, ma'am? Yes po. Okay, yun ang gusto ko. Ma'am Marina, yes, si Anchiska Ponceja po ay humihingi po ng tulong sa amin. Okay. Eh, sa tulong ho ninyo pong agency, anong pwede ho ninyo may bibigay, ma'am? Yun po, matulungan po namin siya na kung ano man po yung problema niya, maayos po namin agad, mm-hmm, para po makauwi siya kung kinakailangan po. Opo. Ang sa amin po, nag-email po kami nitong week po, mm-hmm, sa agency namin, sa counterpart po. Nagsabi naman po na si employer po, this week daw po, ihatid si worker sa agency namin sa Saudi. So, okay, hinihintay po namin ngayong week na to na ihatid siya dyan. Ayun. At least meron po kayong ginagawa, ma'am, no? Hindi po kayo natutulog sa pansitan. Hindi po, sir. Ayun. Dahil po si Ma'am Josephine Tobia ho ng OWA, nakikinig po sa inyo. Baka mamaya, puro lang kayo pangako, welcome, ma'am. Welcome naman po siyang pumunta dito sa office namin para din po makausap namin siya ng maayos. Sino po? Si Ma'am Josephine? Opo, yung pong kapatid po. Ay, yung kapatid. Okay. Kala ko pa pumunta si Ma'am Josephine. Baka pinguting kayo ni Ma'am Josephine. Miss Marina, sana po madaliin niyo po, ha, dahil kawawa naman po itong kababayan ho natin. Yes po, sir. Lalo pat nakalano kayo sa amin. Okay po yan. Ayun. So, Ma'am Josephine, ayos ba ho yung pangako ni Ma'am Marina? Yes, narinig ko. Momonitor natin yan. Okay, Marina, thank you so much, ha. Welcome po. Promise, ha. Sige po. Sige po. Okay, Ma'am Josephine, thank you so much, ma'am. Thank you rin. Thank welcome. You, ma'am. Thank you. Yun. Ganado ka. Hindi, kapag OFW, kailangan natin tulungan. Para kay Pangulong Duterte. Ay, sigurado, diba? Naman. Pero nasa top priority ngayon yan, okay, mga OFWs.